inamin sa inyo na ang lahat ng aplikante na nandito ay magandang ipinakita. 42 tao nakapasa sa pangalawang pagsusulit. Darating tayo bukas sa susunod na destinasyon sa oras na 8 ng umaga. Maganda ang pakiramdam ko. Mukhang mahuhusay ang mga aplikante na sa harap natin. Ah! Kaya Manetero, kailangan po kayo sa Hunter Association. Mayroong meeting. Istorbo naman talaga, oh. Iba na lang ipadala mo doon. Hindi ako makatiis. Kilala mo naman ako. Malay mo, magkaroon na naman ng panibagong problema. Kaya babantayan ko muna sila. Mr. Chairman, isipin na naman kayo ang chairman dito. Habang hindi ko kayo pinapatawag, pwede kayo maghiwalew. Sige, magpahinga na kayo. Salamat. May pahinga tayo. Oo nga eh. Tara, ikuti natin itong sasakyan. Ang sarap. Sariwa-sariwa ang hangin sa lugar na to. Kurate ka, hindi ka pa sasama para libutin ang sasakyan? Hindi na lang siguro. Hoy! Eh, ikaw, Yoryo! Ayoko na sumama. Nauubos yata lahat ng aking lakas eh. Sige, kayo na lang. Ah, magkita na lang tayo! Wala ba silang kapaguran? Kasi ako gusto ko na talagang ilapat ito likod ko sa sige. Ako rin, Yoryo. Napakahaba ng araw na binuo natin. Kaya't magpapahinga ako hanggang maaari. Kailangan niyo mag-ingat. Dahil walang nakakaalam, kala niyo dito na pagdarausan ang susunod na pagsusulit. Hindi rin natin alam kung ipapatawag tayo bukas ng 8 na umaga. Maaari rin mangyari na matapos ang susunod na pagsusulit habang kayo natutulog. Kung gusto niyo makapasa sa susunod, kailangan maging maingat kayo sa lahat ninyong gagawin. Hindi dapat kayo magpahinga. Magpantay kayo buong magdamag. Saan tayo magsisimula? Bahala na! Siguro doon sa may piloto doon tayo magsimula. Sige! Anong problema? Kinuha! Wala yun! Kita mo, hindi ba ang ganda? Pero ang sabi, walang pwedeng pumasok. Hindi pa't lilibutin na natin. Tayo na! Kinuha! Panatagang hangin at malino naman ang dadaanan. Ang kinakatakot ko lang sa ganitong panahon ay baka antukin ako. Pakikuha naman ako ng tsa. Likunin mo mag-isa mo. Tatamad-tamad ko dyan eh. Ha? Pero kung pahawakan mo kami naman ni Bella, kukuha ka namin ng tsa. Okay? Aray! Ang pao mo! Kung ayaw mo magpapasok, dapat nila lang magpintuan! Nasigawan tayo. Tara, lumipat tayo sa ibang lugar. Ano sa tingin niyo? Saan? Sa mga aplikante? Oo, nakakahiyamang sabihin nito matapos ko silang ibagsak pero masyado yatang mahabang kanilang pasensya. Nararamdaman ko na marami sa kanila ang magandang ora. Ano sa palagay mo sa Totsu? Sa palagay ko, magagaling ang mga baguhan ngayong taon. Ah, talaga? Palagay ko, yung number 294 ay makakalusot sa pagiging hunter. Hindi dahil sa makinis ang kanyang ulo, ha? Dahil siya lang may alam sa pagkain na sushi. Para sa akin na makakapasok ang yung number 99. Ibang pakiramdam ko sa kanya. Meron talaga siyang kakayahan. Kailangan lang talaga niya ng masusing pagsasanay. Siya'y makasarili at mayabang. Tipikal na ugali ng dugong type D. Hindi ka makakatagal sa kanya. Eh, ikaw, Buhara. Teka muna, hindi siya baguhan. Ang natutukan lang na aking mga mata ay yung aplikanteng number 44. Sa palagay ko'y napansin din siya ni Mench. Siya pinakaiba. Pero tumigil siya sa pagpaslang yung tayo na nagbibigay ng pagsusulit. Pero hindi niya talaga kaya pigilan ang sarili niya. Siyempre naman napapansin ko yun. Isa siya sa pinakadahilan kung bakit ako napikon sa lahat ng mga aplikante. Parang tuwing makikita ko siya, hinahamon niya ako sa isang laban. Ginawa rin niya sa akin yun, Mench. Talaga? Pareho kaming dalawa, pero pinili niyang mamuhay sa kadiliman. Masasabi kong iyon ay mas madilim pa sa mundong kinapapalooban natin. Dahil tayong mga hunter ay humahanap ng matitinding pagsubok sa ating buhay. Pero ang buhay sa Hunter Exam ay isang lugar para sa Kakidameshi. Kakidameshi? Iyon ay takda sa karapan.
isang uri ng martial arts na nagmula sa dulong silangan. Ang ibig sabihin nun ay, kung hindi ka makontent sa iyong pagsisanay, humanap ka ng mas malakas sa iyo at ilabas mo ang lahat ng iyong natutunan. Masyado siyang mapanganib. Hindi siya marunong magdalawang isip sa lahat ng kanyang gagawin, kahit ikaw pa ang pumigil sa sarili mo. Siya ang pinaka-rebelde sa lahat ng mga rebelde. Hindi pala nakakawili lahat ng lugar dito. Talaga? Ako, natuwa ako sa paglilibot natin. Ang galing eh. Ha? Tinuwa, tingnan mo yan, oh. Huh? Wow! Ang ganda! Para silang mga brilyante! Hindi ka pa ba nakakita ng ganyan sa gabi, Gon? Inilipad ako ni Ginong Kiri ko, pero hindi pa naman ako nakakita ng ganyan karaming ilaw eh. Eh, ikaw, Kiluwa. Sa aming bahay, marami eroplano. Hindi ko na mabilang. Hindi ko naiintindihan yun, ah. Kailangan kasi namin yun. Dahil isang bundok ang pag-aari ng aming pamilya. Ano? At mga 200 ang aming tagapagsilbi. Ang yaman pala ninyo, Kiluwa. Ano naman ang trabaho ng nanay at tatay mo? Tagatapos. Pareho sila? Nakakatawa ka talaga. Ikaw pa lang ang tao na kausap ko na sineryosong lahat ng mga sinasabi ko. Ah, bakit? Totoo yun, di ba? Paano mo naman nalaman yun? Nararamdaman ko, kasi... Kakaiba ka talaga. Walang naniniwala na seryoso ako sa mga sinasabi ko. Wala rin nanghihinala. Wala nanghihinala? Lahat ng miyembro sa aming pamilya ay mga professional na killer. Kahit sino tinatapos sila, basta may bayad. Sa aming lahat, ako ang inaasahan nilang magiging pila kong magaling. Alam mo... Bata pa lang ako, sinasanay na nila ako para maging katulad nila. Pero, hindi ko naman gusto yun. Pero pinapantayan nila ako. Nung sabihin ko nga na, magdidesisyon ako para sa sarili ko. Naghalit ang aking nanay at kuya. Alam mo bang isang beses, kinausap ako ng nanay ko, may luwapan sa kanyang mga mata para lamang hindi sila mabigaw sa akin. Nakakainis na talaga. Nainis na tuloy ako sa kanilang lahat. Normal lang sa isang bata magkamali. Pero buti naman at tumigil na sila sa pakikipagtalo sa akin. Munti ko na kasi silang lagutan na hiningi. Alam mo, kapag isa na akong ganap na hunter, tutugisin ko lahat ng miyembro ng aking pamilya. Sigurado ako na malaki, babayad sa akin ang mga taong naghahanap sa kanila. Kiluwa, sa tingin mo magaling ka ba? Ano? Palagay ko mahusay ka. Dahil niminsan, hindi ko pa naisip sa sarili ko na kaya kong lampasan ang aking ama. Oo nga. Hindi ko naisip na bago ko siya mahuli, dapat ko siyang lampasan. Alam ko, pero kaya mo yun. Hindi ka rin mapanghikayat, ano? Hindi mo alam kung anong klaseng tao ang aking ama. Hindi ba sabi mo, siyang yung ama? Kaya nararamdaman ko siya. Kung ano-ano naman ang sinasabi mo. Akala mo'y nararamdaman mo lahat. Hindi ka tatagal yan. Bakit? Problema ba yun? Tama, ano? Uminom na lang tayo ng tsaa. Kiluwa! Kiluwa! Ano nangyari? Kiluwa! Wala yan, Gon. Tayo na! Kala ko ba inom tayo ng tsaa? Sa akin kanina. Sigurado ko hindi si Hiso kayo. Kakaiba siya. Mas nakakayamot. Sigurado ko may nagtatangka sa buhay ko. Kiluwa! Ha? Huh? Bakit kakaiba ang kinikilos mo? Hindi naman. Ilang pagsusulit pa kayang dadaanan natin? Hindi ko alam. Bakit tahimik ka? Galit ka ba sa akin? Wala kang kinalaman sa iniisip ko. Pwede bang umupo ako dyan?
Ano? May nakaligtaan ka? Oo. Isang pa yung bilang ng mga aplikado yung nakapasagot sa uli. Oo. Kung maaari sana, eh pakitingnan nyo na lang ng mabuti dyan. Walang problema. Kung ano-ano kasing ginagawa eh. Ano daw yun, bitch? Meron daw isang aplikanteng nakasakay dito. Pero hindi nakapasa. Meron palang nakapusli. Pag nalaman ni Chairman ang ganitong mangyayari, tayo ay... Anong kapag nalaman ko? Chairman! Ikaw naman, oh. Sabihin mo na sa akin. Ano ba yun? Talaga? Kung gano'n ang pangalan mo ay Anita. Teka! Ako si Gun! Siya ang kaibigan ko si Kinuwa! Ang gusto ko nga palang maging ay isang blacklist hunter. Bakit? Meron ka na bang gustong taong hulihin? Gusto ko magigante. Gagante ako sa taong pumaslang sa aking ama. Ang aking ama ay isang mangangalakal na namamahala ng isang taniman na pangrekado. Siya'y bumuo ng hukbong dagat para makapagbiyahin ng mga pansahog sa mga kalapit na bansa. Nung gumanda ang kita niya, nakaipon siya, kaya halos nakabili siya ng maliit na bansa. Wow! Ang galing! Hindi nagtagal, mayroong nainggit sa kanya. Ang kanyang kakompetensya ay nagpadala ng tao para tapusin ang aking ama. Hindi ko na kailangan mag-imbestiga. Ang apelido ng taong pinadala ay Soldik. Ang bandok sa kasamang pamilya ng mga professional killers. Professional killers? Sobra naman yata nakakalungkot ang buhay mo. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Bakit hindi tayo sabay na maging hunter at tuparin na iyong mga pangarap? Ako nga pala si Leorio. Ikaw, anong pangalan mo? Maaari ko bang malaman? Ang pangalan nga pala niya ay Anita! Anita? Napakagandang pangalan. May naisip ako. Bakit hindi natin iwanan itong mga bata at mamasyala lang muna tayong dalawa? Nang sa ganun ay makapagkwentuhan tayo tungkol sa mga pangarap natin sa buhay. Wala akong oras para makipaglokohan sa katulad mo. Ang mabuti pa yung malis ka na lang. Hindi maaari. Ako nga pala si Kurapika. Pareho tayo ng pangarap. Gusto ko rin maging blacklist hunter. Kaya sa palagay ko, hindi ako maaaring umalis dito. Kung ako sa inyo, hindi ko rin siya kukulitin. Ang dahilan, kung bakit siya nandito, kaya ko. Narinig ko ang isa sa mga Zoldik. Ay kalahok sa dinaraos ng hunter exam ngayong taon, kaya hindi ako nagdalawang isip. Kung ganun si Kilua ay... Tama ka dyan. Walang duda na ako ay isa sa pamilya ng Zoldik. Maliwanag na ang lahat. Kung ganun, Anita, ang ibig mong sabihin, sumali ka lang sa hunter exam para makapaghigante? Tama ka. Ito lang dapat mong tandaan. Kung ang isang tao ay nagpadala ng professional killer, may atraso ang taong pinapatrabaho nito. Tumahimik ka dyan! Huwag niyo siyang pigilin. Problema namin itong dalawa. Tama ka. Ano man ang hindi pagkasunduan ng mga aplikante ay hindi namin dapat pakialaman. Kaya lang may problema eh. Kasi ito si Binibining 111. Eh hindi pinalad na makapasa sa itinaos na pangalawa pagsusulit. Kahit na ano pa ang nararamdaman mo, iha, hindi ka maaari manalo sa batang ito. Siguradong kahit ano pang gawin niya, matutuklasan na nakapuslit siya dito. Kung sakaling magkapalit kami ng sitwasyon, gagawin ko din ang bagay na yun. Ha? Hindi dahil bumagsak siya, kung bakit siya nagkaganyan. Hindi dahil bumagsak siya? Ha? Kinuha! Bakit nandito ka? Ngayon, alam mo na, na wala akong pusong kriminal. Pero Kilua, alam ko naman hindi ikaw gumawa nun eh. Paano mo nasabi yan? Nararamdaman ko. Sabi ng tita Mito ko,
Kung gusto ko mo talaga makilala ang isang tao, dapat ay alamin ko kung anong kinagagalit niya. Kasi gusto ko tang makilala kay Lua. Umalis ka na, Gon. Pero... Sabi ko umalis ka na eh. Iwanan mo na lang ako! Kay Lua! Sabi ko iwanan mo na lang ako! Bahala ka sa buhay mo! Ang kante! Nakagat yata ng langgam! Narinig ko ang sinasabi ni Anita. Ang pamilya mo pala yung mga professional killer. Eh ano ngayon? Huwag ka naman masyadong mainit, bata. Masyado ako kasing makulit, matanda ka! Ano pong mangyayari kay Anita? Hindi mo na dapat malaman ang bagay na yun, bata. Huwag naman kayong ganyan, sabihin nyo na! Sige, makakatanggap siya na mahigpit na kaparusahan. Maaari rin, hindi na namin siya pahintulutang makasali sa Hunter exam sa buong buhay niya. Ha? Nag-aalala ka ba? Pwede bang tanggalin niya na yung huling sinabi niyo? Madali lang sabihin yan para sa'yo. Pagbibigyan kita, yun ay kung tatalunin niyo ko sa isang pustahan, bata. Pustahan? Madali lang ang larong ito, mga bata. Bago tayo makarating sa lugar na ating pupuntahan, dapat ay maagaw niyo ang bolang ito. Hanggang gayon, kayo'y manalo. At hindi ko napaparusahan ang babaeng yun. Wala akong pakialam. Bakit kong gagawin niyo para sa kanya? Ganon din ako sa'yo! Hindi magbabago ang isip ko sa lahat ng miyembro ng iyong pamilya! Naku naman! Maglalaro tayo dito, hindi niyo kailangan mag-away. Baka naman natatakot ka lang na hindi mo maaagaw sa akin ang bola. Ano? Sige na nga, bibigyan kita ng isa pang pabuya. Kapag tinalo mo ako sa larong ito, bibigyan kita ng hunter license. Ha? Sigurado kayo? Ako ang chairman ng Hunter Association, kaya kung ano man ang sabihin ko, masusunod. Hindi ba't bawal yun sa Hunter Association? Kahit anong pagsugod, eh pwede niyong gawin. Hindi ko kayo gagantihan. Sigurado ba kayo sa sinasabi niyo? Ang dami pang tanong, oh. Sige, ako lang magsisimula. Ha? Ganyan na ba siya talaga katanda? Ang bilis niya eh. Ayaw ko yung sigilan ko sa galaw niya. Ha? Aray ko! Ang sakit! Aray! Ang lakas ng sipag ginawa mo, bata. Kung ordinaryong tao lamang ang tinamaan nun, siguradong balina ang binte. Parang sintigas ng baka lang. Hinti lang matandang to. Oh, bakit? Anong problema? Sumusuko ka na ba? Kakaasar! Tatawanan niya ako. Sige na, subukan mo to. Nagamit sa akin ang batang yun ang kanyang kakayahan na mawala sa dilim. Yun ang pinakaunang itinuro sa kanya ng kanyang pamilya. Yun na ang talagang kakayahan ni Kinuha. Nasaan na po ako?